Kasi yung liquid, kailangan pa nila yung panalo. Tsaka para everybody happy na. Baka 1-1 ka man lang. Alam ka namang bandang huli, doon ka pa talaga malulugmok na. Ang pangit nung huling, well, sa tournament, bago ka umalis, yung huling game mo talo, no? 0-2. Hindi pa naman tayo huli, like, meron pa naman sa next series. Kumbaga ba, parang at least, masabayan mo yung mga liquid, masabayan mo yung gaming gladiator, since ito yung last series nila. Parang, pag, before mo pag-uwi ng region, eh, medyo confident ka naman na, hindi, kaya naman natin talaga sa mga ito eh. Siguro late lang natin na-realize, yung mga ganun, meron ka pa rin parang maaasahan pagkagaling sa next tournament. Pero ito, classic na nga, Disruptor ni MJZ, ni Jer! Yan, mga ganito yung nananalo yung Blacklist eh. Heta, baka naman dito. Pero Oracle. Wow. Hindi, nakikita akong parang ito yung mga pang-solve nila sa gantong pick. Kasi talaga naman eh, mag-ultihan ka kahit i-second skill ka lang ni Oracle. Mm-hmm. Or worse, yung mapo-false promise no? Buhay na buhay ka na. Kumbaga, kailangan pag may disruptor, nakikita ko, may pang-save eh. Mm-hmm. Like Vengeful Spirit, SD, yan. Ayun usually, yun talaga nagiging. Since walang SD, so parang ito na lang siguro yung naging sagot ng liquid. Tsaka kung merong team kasi na batak mag-Oracle, yun, si Insania. Si Insania, yan. Favorite ito eh. Kahit dati na hindi meta yan. Yan, labas niya, no? Pansin mo, lahat ng tournament, may mga game siya na Oracle siya. At least may isa or may dalawa siyang Oracle game. Parang, kasi pagkaganto, may kinounter ka naman talaga eh. Yes. Maganda talaga naman yung sustain ng Oracle. Maganda nga nga, di ba? Parang yung binago sa Fates Edict niya before. Dati, disarm ka dyan eh, no? At saka natatandaan ko nung time na kalaban kasi nila dati lagi gaming gladiator. Ganito din yun eh. First pick, Disruptor. In-Oracle nila. Nanalo sila ng series nun sa, kung hindi ako nagkakamlit, Dream League yun. Nanalo sila ng, dun lang sila nanalo ng isang series nun sa gaming. Kung maga, dinadaan nila sa drop yung game. Pero dito, ewan natin. Baka mamaya talagang malakas si Jer. Gumamit niyan. Tingnan natin talaga. I mean, Disruptor talaga. Isa rin to sa mga high pick na support ngayon eh, no? Okay, shoutout nga pala kay Body Can Lash. Shoutout po, Boski mo from LA, Lower Antipolo. Yun. Lower Antipolo. Yan, tropa yan si Body Can Lash eh. Yan. Minsan na lang aasa times 10 na ads, di pa pinagbigyan. Grabe minsan naman. Kasi huwag ka sa ads, titingin. Titingin ka rin ng talagang, sabi nga nila, kailangan mong marunong at tumingin ng panalunin. Hirap noon. I mean, kahit ako eh. Sabihin masarap. Kung baga makikita mo ito, Blacklist times 10 ah. Naklik mo na. Diba? Pag kinocompute mo, no? Parang times 10, sarap isang ako, magiging 1K ah. 1K ko, magiging 10K ah. Kidding a joke. Kidding a joke. Kidding a joke ba ito? Nanig ba yun sa ano? Nanig ba sabay, nag-tuskar. Okay, medyo mga agro na support na yung inuna ng liquid dito. Yeah, I mean, may ganda din talaga nagana eh, no? Go-opening pick yung dalawang support. As long as malakas din sa lane. Okay, anong tanong? Anong gagawin nyo dito? Itetekis nyo pa rin ba to? Baka na naman magalit na naman yung comment section. Mirana mo na to, teams. Oracle lang naman dyan. Normal. So, pagdating sa trade-off, no? I mean, alamang yung Mirana eh. Kasi nag-disruptor sila eh. Kailangan yan, makakuha ka ba ng burst din? Mm-hmm. Pwedeng follow-up siguro sa mahuhuli, yung mga ganun. Ang gusto ko lang dyan, usually pagka-disruptor, gusto ko kasi mili ka kasama mo yun. Kung hindi mili Rubik, yun lang. O, yan. Tiny goods na yan. Tiny teams. Kung baga dapat mga Tuskar, Tiny, yan yung gusto mong iduho sa disruptor dahil easy naman yung pag-go nyo eh. Like, limbs back, di ba? Sure kung na agad, kasama kang magseset na nung kakampi, another disable, another tank, mas na ma-maximize mo kasi si disruptor niyan. Pero itong Tiny, no? At least, meron din silang panghanap sa Oracle, no? Kasi mag-blink naman to. Kasi ka sakali. At saka good siya nga sa linya. Death Prophet. Okay. Abed Hero ba to? Or mukhang flexible pa ba to? Hindi ko nakikita nagaganto si Gabi. Hindi... Same. Ayun din yung iniisip ko. Eh. I mean, sa ibang team, maiisip ko pang offlane to. Eh. Okay, kung Aurora to, alam mo na. Aurora diba? To, flexible Jets, talaga. No, pwede talaga mong sabihin eh. Sa Blacklist, naku, mukhang mid na nga yan. Parang siguro, ganito na lang yung ginawa nilang approach. Katulad kanina, first pick Pangolier, yun yung hero ni Abed. Mm-hmm. Wala nang changes na kailangan pang mangyari. At least first pick sila dito, baka mamaya magandang pick na naman sila. Yan, at least na-reserve nila yung pick nila, Gabi, tsaka ni Palos. Ano bang gagawin ng Liquid? Core hero na to, malamang eh. Hindi, maganda, at least optional pa dito yung Blacklist. Ang ending niyan, magiging Void or baka Naga si Palos. May Disruptor eh. 18 pick eh. Magandang setup din eh. Nag-ominate kalaban. Main. Grabe naman yung sustain or save na ito, no? May repel na, may Fates Edict pa. Punong-puno ng heal yan. Kung mga pag na-false promise ka, boy ah. Automatic eh, no?
Ano damage mo na dito if blacklist ka? 10 seconds remaining. May 2 picks ka pa naman, baka naman mahahabol pa. Mm-hmm. Usually nakikita ko pag nag-Omninite ang mga pinantatapat troll. Kaya mo rin namilian kasi masakit. Lalo na yung mga luna-luna. Nasasaktan dyan. Usak dyan? Oo. Basta mabuo mo yung Facebook sa Ego Saber pati Shard. Ang taas ng burst niya eh. Puro pure kasi eh. Diba? Totoo. Tsaka dyan. Kumakapit yan. Kapag katos ka kasama mo. Ang dali. Oo. Makalapit ka kung makakahit. Mahammer mo ng isa. Mm-hmm. Tapos pag in-snowball ka, may heal mo. Cooldown na naman yung hammer. Madadalawahan mo ng hammer. Medyo pwede mahirap. Pumatay. Ang lakas agad ng lane ng Liquid dahil dito sa Omnitas ka. Weaver di palos, labas mo dyan. Oh. Hindi may hit na ano yun. Madadatch mo lahat. Oo. Pero Muerta. Ngayon lang ito makakita ng safe lane Muerta. And I think si Mickey, isa rin siya sa parang comfort dito sa Muerta eh, na safe. Hindi, tsaka kahit pa paano, parang flexible pa yung pwede nilang gawin sa lane. Pwede ka mag-Tuskar Muerta kung gusto mong mas masustain yung lane ni Muerta. Mm-hmm. Pwede ka rin mag-Oracle Omni-Knight na kakasahan mo nung... Ano yun? Fortune's End, si Omni-Knight, makakapatay kayo. Mm-hmm. Baka ganun yung ano nila, yung kamada nila. Nakita naman natin, si Boxy yung nag-ayo kanina. Siya yung parang naging post 5. Si Insania naman yung naging post 4. No? Mm-hmm. So parang flexible pa. Basta alam ko, Oracle, auto, Insania na yan. Insania na yan? Hindi na kailangan isipin. Mipo game ba? Kung Omni-Knight ka lane mo, okay lang. Kung baga, once mag-level 4 ka, survive ka na, and pwede mo siyang iwan. Makapag-flash farm naman si Meepo. Mas mabilis pa rin siya mag-farm. Gusto ko na to, mag-try na lang sila. Sabi ko nga, i-enjoy na lang ng blacklist yung dinadrop nila. Huwag na silang ma-pressure. Go with the flow lang. Kung ano yung trip nyo laruin, laruin nyo. Wala na eh. Talaga naman, di ba? No bearing na sa kanila. Wala na talaga. Kung makakita kung na enjoy mangyari mo yung game, tapos nanalo pa kayo, di mas nakakabus yun ng confidence ba? Meron pa kayong dadalhin para sa next tournament at least. Nanalo kami dito eh. Oh. Tsaka tataas pa yung confidence mo nga. Ay, Meepo, gumana yun. Eh. Oh, tayo diba? Ulit next time. Biglang Meepo ni Abed ginawa. Hindi, parang wala naman nag-Meepo mid lane na ngayon eh. Wala, tinigilan ni Abed yun. Hindi na kasi yung copy ni Abed eh. Oh, dati yung Meepo ni Abed, auto first pick yun. Kasi pipigan ko na maganda yung Meepo nun. Mm-hmm. Oh, yun yung mga execration days yun eh, di ba? Yung execration pa ano si yun, carry tide yun. O kaya carry pack. Tapos may silencer pa. Sarap talaga mag-beepo nun. Talaga mag-shine ka nun. Speaking of execration days, yung si, ang sayang si Anin, no? Si BYB, no? Ay, wala eh. Laban si Kosa eh. Kaya nga eh, no? Laban si Kosa. Mag-offline nun. Hindi, okay lang. Maganda naman nangyari sa kanya. Yun na yun. Oh, ngayon. Okay naman na talaga si BYB, si Coach BYB. May mga reason kung bakit ganun nangyayari sa buhay-buhay. Oh. Tama nga naman daw, enjoy habang di pa nadi-disband. Grabe ka naman, pinapangunahan mo na naman yung team. Yung team nga, walang announcement. Ikaw, gusto mo, disband na. Relax lang, boss. Oo, unang LAN pa lang nila to. Unang main event. Kidding a joke. Kidding a joke ka kasi. Tamang kidding a joke ka naman. Niloloko mo ba kami? Ano nga next tournament dyan, boss Kimo? ESL? Ang kasunod, ESL Birmingham. Ayun, medyo maganda. Ang blacklist sa talo ko natitirang tournament nito is yung PGL. Mm-hmm. Sa ESL, di pasok ang blacklist? Talon, ang talon. Ayun, yun nga pala yung sila yung nag-qualify. Kaya si Akashi hindi nakapunta dito kasi yung nasigasyon niyang visa is for ESL Birmingham. I see. Grabe nga yun. Kaya ba ng talon? Clue na pain yung binaba nila. Hindi ko alam kung bakit. Baka DP offlane nga to. Kasi kung DP mid ka, ayaw mo iba niyan. Itontuwa ka dyan sa Queen of Pain na matchup eh. Hindi na. Kumbaga dati, ang lakas ng Queen of Pain. Pero parang ngayon, ang daing ibang mid lane na mas okay, no? Against Crop. Hindi na siya yung sobrang lakas sa lane stage. Ba't nyo na ako ulit kaya si Huskar? Si Huskar na kahit tanggalin nyo. Gusto ni Huskar kalaban si Meepo eh. Pag na-line break mo, namamatay yan eh. Tsaka dun sa ano ka mo, yung first gear, yung inner fire. Inner fire, dun walang ginagawa yung Meepo. Kahit gano'ng kadaming Meepo, pag ginanong ka, di-disarm ka na. Automatic yun. Pero let's see, baka nga ini-enjoy na lang ng blacklist to. At least supporta tayo dyan, baka mamaya dyan makadama eh. Dyan gumana, di ba? Wala masyadong iniisip, di ba? Tamang enjoy na lang sa game. Binan kasi yung NS, binan yung Magus, binan pa yung Pac. Okay, DP mid nga ata to. Anong hero na okay para kay Gabby? Ang problema, nawawala ng kasama yung Tiny. Kaya nga eh. Okay, happy kaya one time. Mang trip na lang kayo. Kayo yung mga mag-viper-viper, mga ganon. Para malakas sa lane. Team pick. Sniper yung binan nila. So, DP mid niya, no? Hindi, para kasi ang last din ng lane ng kalaban eh. Lalo na Tuskar Muerta. Ang hirap eh. Oo. Ang hirap mag-melee. Ang problema, ano itatandem mo dun sa Tiny? Ano yung available? Iilan na lang eh, yung parang okay kasama nung Tiny. Naban pa ka mo lahat, walang Doom, walang Timber, walang Rulan DK.
Nature's Prophet. Oh, okay, ito. Something new. Yung may kita natin. Yan na nga. Ito na. Yung sabi ko siya, nag-enjoy na lang itong mga to. Oo. Ngayon, sama mo si Nature's Prophet kay Tiny. Lakas nila sa lane. Pwede yan. Kung baga pwede as NP, pwede kang mag-rotate-rotate din. Baka nga mamaya, Tiny post-trip pa to eh. Pwede bumilis yung approach ng Blacklist, di ba? Dahil nga dun sa global presence ng NP. Ayun, pasok sila lahat nga naman sa Primal Beast yan. Dadabugan talaga yung Meepo. Baka NP ni Abid to. Ay, Gabi Tiny. Ay, okay. Support NP. Yun. Post for NP. Ganda ba? Offlane Tiny sa game? O pinapriority lang nila yung early blink? Parang okay lang. Parang okay lang naman. Kasi nakita ko yung Tiny ngayon na pwede ka mag-dagger kanda. Tapos nagiging solido ka. Liquid ako dyan. Liquid pa rin ako, boss. Liquid ako dyan. Tiny si Gabi eh. Ngayon ko lang din makikita mag Tiny si Gabi. Kaya feeling ko liquid to. Hindi, tsaka ganito na lang. Inisip ko na lang dito yung last na nag-meepo si Palos? Talo. Okay. Ah, okay. Nag-meepo na pala ulit siya. Tumingin na lang ako sa sign. Diba? Ano? Nako mo, pa-shoutout kay Bartos at Adas, mga homeboy natin. Oy, shoutout to Bartos and Adas. The new homeboys. New homeboys? Of Arvin. Na-recruit. Mukhang na-recruit ni Bon Jovi yun. Yan. And guys, help our stream by sharing the live. Yan. Yan, yan. Itadyo naman kami nila dito. Para mas marami tayong kakulitan dito. Champion kami dyan. Pathetic shooters time yan. Ay, okay ba yung nanalo? Siyempre, yung okay. Champion. Kalokohan hindi kami mag-champion doon. Civil war na lang yun. Di ba? Eh, kaso mariridim. Gusto kong makita. Sana maridim or... Kasi since biglang out of nowhere na ito, ano natin, hindi mo na makikita sa stats nila. Kahit yung Gabi tayo ni, nakita mo na ba yun? Wala pa, no? Di ba? So parang... Ine-enjoy na lang. Feeling ko, ine-enjoy na lang nila. Siguro yung bright side na lang dito. Hindi... aware or hindi ready dito yung Liquid sa ganitong draft na ginawa ng Blacklist. Hindi ko pa, ano, orthodox ba? Baka nga dito pamanalo yan. Yeah, nga, you know. Minsan ganoon naman yung ibang team, doon sila lumalamang kapag something new yung pinapakita nila. At saka kung maga naging post for NB to, mas gusto ko naman eh. Like may tutulong ba sa lane ni MJC pati ni Palos? Mm-hmm. No? Pwedeng tumipi, papunta doon sa may top lane, mas masecure yung mapatay-patay si Omni Knight, baka doon yung punta. Ano ba? Mas maganda bang i-focus dito yung Omni sa lane stage? Parang babao na lang nila, gano'n na lang. Sabagay, doon mas mataas yung kill potential. Ano? Tiny naman yung doon sa offlane. Then, sino pa ba yung mga kasama? Ay, shoutout pala kay Arura. Ano, ha? Pa-shoutout, boss Kimo. Lance Manalo from South Korea. Always watching. Yan, yung mga nasa Twitch natin na upper dyan. Shoutout sa inyo. Ako mo malapit na ulit ako mag-Twitch ulit. Mukhang matatapos na yung pagpapahinga ko eh. Ayun. So, mas makakapag-live-live na ulit ako eh. Hintay nyo lang, mga baka after nitong event na to, makapag-live na ulit ako dyan. Yan, yan. Abangan nila yan. Abangan nyo lang, ha? Pero hindi ba delikado sila dito dahil parang pag si Primal Beast, maganda rin yung game. Ani, no? Parang damay-damay yung hero nila. O, nandun yung pwedeng mag-glimpse, okay? Mm-hmm. Nandun yung potential na pwedeng mag-glimpse. Kasi po yun nga, pag mayaman. Pero ang taba ning sagot ng Liquid, no? Doon sa ganung glimpse, may repel, toxic yan. May taskar, may snowball. Nakita ko kasi itong one time, yung combo na yan, yung Omni Knight Primal. Naka-repel pa yung Primal, talaga namang sobrang annoying. Tapos dire-diretso. Hindi mo kailangan mag-rush BKB, no? Sa Primal Beast. Daya nung effect ng repel sa kanya, kumbaga parang sulit. Kada execution na, alam mo yun, yung umaandar pa lang, nire-repel mo na. Oo. Nakaganon, no? Tawa ko ng tawa nung nakita ko yun, eh. Kumbaga, hindi na inkswell yung kasabay, eh. Repel na. So, paano mo pipigilan yun? Wala naman ata silang disabled dito, yun, na magpipierce sa debuff immunity. Wala. Ayun, diba? So, libreng ano talaga to? Primal Beast repel. Pero tingnan natin, ha? Baka naman mamaya, madaan din sa lane. Mag-isa lang dito yung Omni Knight actually. Oh, nasaan yung tropa niya? Hindi ko rin alam eh. Tinapto na siya, nandiyan na rin si Teams. Nag-repel na level 1. Ang weird nito, no? Repel, unang skill choice. No. Kaya ba patayin si Trinity dito? And that's gonna be first blood secured para sa side ng Blacklist. And first blood of course is brought to you by 1xBet na mas pinalaki yung ating welcome bonus up to 7,800. So sa mga mag-register, don't forget to use our promo code Kuya Nick, all caps yan mga boss. Message nyo lang yung Kuya Nick page and siguradong may sasagot naman sa inyo dyan. Yan. And at least naka-first blood na. At saka ang maganda nun, napa-repel. Ano gagawin sa lane? Pangit sa lane, di ba? Oo, ano gagawin sa lane nun? Ang weird nga din eh. I mean,
Ah, hindi ko alam. Parang confused sila kung sino ba talaga pagsasamahin sa kasi kahit si Oracle or baka gusto nila sana pumarch blood sa baba. Feeling hindi kasi pinakita ko sa atin eh. Tatlo silang nandun kanina sa kung nag-aabang ba sila, no? Yeah. Na para sa first blood. Kaso sila yung naabangan dun sa top lane. Yung Omni-Knight nga. Ano ba? Mas okay ata na inantay niya na lang muna. Meron ba siyang ni-repel? Wala eh. Wala. Ni-repel niya yung sarili niya dun. Mag-isa lang siya eh. Wala kayo ni-repel. Hindi, I mean, yung meron siyang dinibop dun sa repel. Wala naman din. Wala. No? Wala. So, hindi ko rin, ano ba, triple kino? Tapos na yung glimpse eh. Ayun yung pwede mong i-repel. Yun yung pwede mo sana. Baka yun sana yung gusto niyang gawin. Idadodge na. And medyo na late lang ng konti. Kasi nung bumalik na siya, dun siya nag-repel. Oo, kaya nga weird eh. No? Parang, okay. So, sira agad yung lane stage ng Omni-Knight tile dyan. Isipin mo, nung impact mo niyan sa lane. Oh, parang kahit pasamayan yung support, i-repel mo me. May bonus strength pa ba yung... Ay, di wala na kasi Heavenly Grace yung may bonus strength dati, mm-hmm. Di ba? So, mas lalong wala nga kwenta yung repel na... Na meron nata konti pa. May konti pa. Or regeneration na lang. Pati nga, ano, direct? Tutok mo nga sa repel. Sa repel ng Omni-Knight. Sa Omni-Knight, naka-post naman. Ah, meron pa rin naman base. Okay. Kahit pa paano? Pa, sige. Extra HP damage. Regen, bonus, strength, regen per debuff. Mm-hmm. Okay. Yan, pati nga yung debuff immunity na nga nandiyan na. Oo. Tagal nga lang yung cooldown. Ayun lang yung pinagkaiba talaga. Ako, parang dito pa nga makakasila. Tamukang nagpaisa pa yung liquid ah. Dahil pasok na. Mm-hmm. Eto, Gabi. Delikado pa ata dito. Tag team activated para kay Boxy. Hindi nga lang enough. Eto yung problem mo sa Tiny, no? Zero base armor ka. Oo, tapos ganito yung kalima. Yung mga magic type pa. Mm-hmm. Pasok na pasok lahat. No, normal ka talaga. Medyo mahirap para sa Tiny. Early levels, syempre. Ang mahalaga naman nakauna na eh. Oo. At least nga, sabi nga natin yun ba, si Omni-Knight na secure nating nag-repel. Mm-hmm. Diba? Kung magagumulo na yung lane nun eh. Kumbaga, para sa Meepo, siya yung mahatik advantage nun. Hindi siya mahihirapan dito sa top. Yung level 1 kaya, ang katigatin yun, yung naka-hammer or kahit naka-heal, no? Pag napalapit ka, lalo kumili ka, normalin mo siya ng isa or dalawa, biglang i-heal niya. Ikaw, na normal kanya ng dalawa, sabay heal. Lugi ka sa damage. Oh, lugi ka sa trade-off kasi bumalik pa rin yung HP niya. Top lane, Gabi again and again. Ginawa na dito, nag-level 2 kasi. Yung heroes ng Liquid, so available na yung shard. Kumbaga, kaya ka ng patay, pero nakakapag-pull naman ata si teams dito. Pwede na. At least na-fix yung lane. Babalik din naman si Gabi, so medyo malalim naman. Kaya kailangan niya to, sobrang parang badly needed na dapat malapit siya sa tower, no? Kasi tiny offlane ka din eh. Oo. Tsaka malakas yung kill, mataas yung kill potential na itong dalawang hero eh. So, basta makulungkod yan. Oo. Kailangan talaga dito siya nagpa-farm. Eh, nakaya po na ng creeps. Sino mo, nagkakabot siya, no? Naibalik yung creeps. Yun! Ay! Ako, sa range creeps mo napunta. Mm-hmm. Pero okay lang, isilasin naman ata kay Gabi yan eh. Na-trigrab eh. Bakit hindi? Pala. Tadi na yung isa. Ay! Ayun. Na-fix yung wave. Yeah, sila naman yung okay lang, at least nandito pa siya. Nandiyan pa siya sa medyo mataas-taas pa yung linya. Medyo safe pa. Medyo safe pa tong ano to, part na to eh. Wag lang yung malapit sa tower ng Liquid. Wag kang bababa dito or yan yung katulad nung nangyari sa kanya kanina, nasa left siya. Mm-hmm. Ang layo ng takbuhan dun eh. Wag ako mapunta sa tower, pero mid lane natin dito. Tamang pressure lang naman on a bed. Secret Spirit Siphon against Nisha. Yung gila-gila nung ano, no? Primal Beast. Isang skill lang, kaya niya mag-clear ng wave. Lalo trample, pag, no? Lalo pag Radiant. Pinakamaganda yung pagka-Radiant eh, kasi ikakat mo yung isang creep wave, tapos dadali mo dun sa big sa camp. Sa neutral, di ba? Compared kasi pag dire ka, papuntang high ground pa yung ano eh, yung camp eh, baduy, no? Pangit ng positioning ba? Para ikat. Mm-hmm. Tapos ang maganda pa yan, tignan mo, kumbaga, ayan yung mga area na pwede kang kumuha ng bounty rune. Saktong-sakto, di ba? Ayun din yung ano, parang napansin ko, mas malapit ata yung bounty ng dire kaysa sa Regent pag nasa mid lane. Para mas sulit puntahan compared dun sa pababa. No? Ito na nga, Onslaught, Trample activated, pero meron pa namang Siphon Charge si Abed dito, and that should be enough to sustain himself. Mabubuhay pa rin naman si Abed, na pressure din naman niya si Nisha. Pero bottom lane action, nabigyan yung Nature's Prophet ni teams. Naku, delikado na sila dito, dalawa na silang namamatay ah. Mm-hmm. De, alam mo na, expect mo na to, lalo na kung naging ganito yung mga heroes nila, no? Match-up wise, alam mong lugi. Oo. Wag lang siguro yung sobrang lugi talaga sila dito. Saka nakakamiss lang din makita itong Muerta kaya din. Matagal-tagal din hindi nailabas to eh. Oo, medyo nawala din yan. Pero tandaan yung glimpse. Repel is ready. So mabubuhay naman dito yung Oracle. How about 33? Trap inside the Sprout. Pero meron siyang Quelling Blade to escape from it. Mabubuhay din naman si 33. Parehong taga-sustain itong top lane. Wala, talagang the healers talaga ata yung ending nila dito. Kita mo nga yung build niya, no? Hindi na talaga siya naglagay nung hammer. Mm-hmm. Ano tawag dito sa skill na to? Hammer of Purity? Hammer of Purity, yeah. Yan. Saktong-sakto to sa level 10 talent kasi, base damage. Ang taas pa, no? Yung base damage na no? Talent. Excuse. Kumbaga yung may additional, no? Oo, kasi base damage naka, ano yun eh, yung para sa amplification ng Hammer Purity niya. Di ba pure naman yan?
pure naman, kapag ano lang, meron lang scaling dun sa base damage ng Omni-Knight. Kaya nga, siguro baka kaya ganun. Sulit na sulit. Pag level 10, kaya grabe yung Hammer of Purity na ito eh, pag nag-10. Ano mo dati, favorite yung Palosyon, yung Merta Kere. Ewan ko lang kung ba't hindi na rin nilalaro lately ah. Goods naman to eh. Oh, nung execution, di ba? Or baka dahil dun sa latest patch sa kanya na pinahina din ng konti yung mga effect ng skin niya, no? Yung third skill, yung first skill. Ano ba yung latest na pinahina? Yung second skill ata? Ata. Pero ito, Gabi, speaking of second skill, The Calling, ginamit ang ali dito ni Mikkei, and the Avalanche connecting on the 2 with the Sprout activated. Mabubuhay pa ba si Gabi? Boxy looking for him. Medyo malayo na rin yung Tiny, so wala naman mamamatay dito. Ang problema niya dito, wala talaga siya masyadong network. Tingnan mo, halos iwan na siya ng 1,000 dito kay Mikkei. Oo, hindi so siya maka-farm. Minsan ito epekto nung talagang nag-try ka rin. Mm-hmm. Diba? Sabi nga natin, hindi natin nakikita ang nagta-Tiny offline to si Gabi, no? Hindi pa ganun kasanay mag-tiny offlane. Pero okay na, at least bago-bago yung nakikita natin dito. But the rotation from MJC, but it's Noble! Again for yun. The dodge dude sa glimpse. Now the calling activated for the counterplay. MJC in trouble. Tag team for the slows and damage. Mamamatay dito si MJC. Nagak ni MJC yung sarili niya. Ayun na nga, diba? Yung parang dalawang answers sa, ano, sa glimpse. It's Noble, tsaka kahit saan, no? Kahit saan meron. Meron silang magagawa. Ang ganda yun, yung support dito ng Liquid. Totoo. Sabagay, Finnoise pick this Raptor kasi, no? Hindi kaya nga, pero di ba ang sakit nun? Like, parang every time pumunta kayo dito sa baba, nagpipit pa kayo. Uy, what a sprout coming from teams, the place! Grobe naman yun, na inabas pa nga yung sarili niya. Toss back play, Boxy dito, Snowball, buying some time, and then yung Blood Grenade for the slow. Can they bring him down? Wala nang mana si Gabi dito. So I think Boxy, mabubuhay pa rin. Nagkakasay ko ha, nagkakapakitaan kung paano gumamit ng mga skill dito, Polly ha. Toto, delikado ata si Gabi. At yung wraparound play from Boxy. Andito rin si Nisha for the rotation. Gabi, Avalanche connecting on the 2. He'll grab the courier instead before he goes down. Onslaught forward para kay Nisha. Trample activated teams. Hindi na makakatakas dito. 2 down para sa side ng Blacklist. Nisha, first rotation. Naging sakto pa sa Wisdom. Teka, pupuntahan niya ba? Aabot ba yung Blacklist to contest? Teka, hindi si Dido. Hindi, wala. Nanakawan ng Wisdom rune. Nakapag-refill pa ng battle. Oo nga, no? Sarap siya pa yun. Pwede pa siyang bumalik ngayon dito sa mid. Oo, may TP pa siya eh. Ay, hindi. Nakabang si Disruptor. Nakabang daw si Disruptor. Okay, okay. Ready naman yung Glimpse. And EXO activated na to para kay Abed. Sounded naman yung extra damage. And speaking of Disruptor, siya yung nakita. There goes the Fortunes. And aabot na pa nga ng Trample ni Nisha. Glimpse, too late na. Nandito pa rin si Nisha sa may mid lane. Alam mo, pag NP ako, inis-inis ako dyan kay Primal Beast eh. Kasi diba nasisira niya lahat ng skill. Oo. Sa trample, napuputol yung puno. Naputo, diba? Parang walang kwenteng sprout. First kill, nakatakas siya. Tapos, wala ka naman disable para mapigilan to eh. Wala talaga. So, parang pwede kang i-run down lang ng Primal Beast lagi eh. Oh, ganto na naman to, Poli. 7 minutes, Reggae Gold lead na. Ha? Tapos naagaw yung Wisdom? Ayun, kanina medyo ano pa tayo, no? Nakuha ni Abed. Ito hindi na. Tapos top thing dito. Well, Omni-Knight 33, refill activated, TP out. Can he make it? Did he have the damage? Yes, they do. Namatay naman dito para top thing. Gabi, Snowball activated, and Pierce the Veil din nga kailangan para sa Merc. Actually, nag-Pierce the Veil pala siya kanina. Okay. Kaso talagang mahirap ata i-recover tong lane ni Gabi dito dahil tiny offlane to, Poli. Doon wala rin naman natin tutulong talaga sa kanya. Oo, yun pa yung problema niya dito. Siguro kung kasama si Meepo, baka pwede. Pwedeng mapadama yan. Mm-hmm. Parang wala. Parang lahat na ng ano ah. Lugar dito ah. Puro binibigyan na ng Liquid. Nisha, Sprouted. Pero okay lang. Buti yung top. At least looking good si Palos doon. Pre-prepare mo yung Meepo niya. Yun. Isa naman, gumagana yung timing ba nito ni Meepo. Alam mo yun, like, makakauna ka makapag-diffusal aga names. Mm-hmm. Nag-work naman minsan yan eh. Meepo player naman talaga to si Palos. So I think alam naman niya yung kung kailan siya dapat to make ng teamfight. No? Minsan kasi dirty rin ipik bigla to si Meepo eh. Oo. Cancer din talaga yung hero na yan eh. Isa rin to sa mga ano, eh, cheese pick eh. Ano, pag maganda talaga. Pero ito, nakita na naman si Gabi. He's trying to farm level 5. Mas mataas pa yung level ng support. Gabi, nako po, mabibigyan na naman the Fortress. Ito, holding with the Pulverize activated. Wala nang galawan para kay Gabi. Ensnare, double ensnare yon para kay Palos. 33 dito, should be safe. Meron pa siyang GA, meron pa siyang repel. Pero ewan ko, parang super tilted naman nito ni Gabi. Parang every time, lalabas siya ng baba, mamamatay na lang siya eh. Hindi na support to eh, feed na to eh. Hindi na ganun yung labas eh. Di ba mas okay niya nag-support Tiny na lang sila? Yun nga eh. Parang kalaboso sa plano eh. Yeah nga eh, no? In-expect natin, baka gusto lang talaga nila yung early blink. Kaso, kailan yung early blink na to? Parang support na siguro, no? Parang mangyayari kung bugbog na bugbog ka sa lane ka? Yeah nga eh.
Yung blink timing siguro doon ni Gabi pang support. Tingnan mo kasi yaman niya lang si Tuscar, oh. Parang pwedeng kung may dagger si Tiny, may dagger na rin yung Tuscar. Ganun, pang support na lang yung timing niya dito para kay Gabi. Well, malay mo naman, magkaroon siya ng recovery dito kung sakaling tumalong yung Liquid yung magkamali agad. Ang delikadong delikado sila. Naunahan pa silang bumasag ni Muerta sa baba. Okay, the pre-farm yung Muerta nito. Actually, hindi naman na rin iba sa akin to yung Muerta ni Miki dahil ginagamit naman talaga niya. Naalala ko lalo nung nag-aayo din sila, combo nila yun eh, ayo Muerta sa lane, ang sakit. May amplification kasi, saktong-sakto sa Pierce Deville eh. Oo, kumbaga pasok lahat yung skill niya para kay Muerta. No? Spell life deal pa, napag-measured, di ba, yung IO. Kaya sobrang okay. Outdrafted na naman ng Blacklist, sawang-sawa na ako sa Lucky Me, boss kipo. Titingin ka kasi ng panalunin. Pwede naman tayo sumuporta sa blacklist ng Di Bumibet. Ay, hindi. Pero ito, baka mukhang habol naman si 33 dito. Nakita ko yung build dito going for Philacter ito. Ito, mas gusto ko ito minsan sa Omnite na hindi na yung nag-right-click na Ecosaber. Diretso ka na dun sa Burst. Hindi, para sulit din sa may talent niya nga kasi. Di ba? Kumbaga pag nagsabay-sabay goods naman. Kumbaga, Burst ka na nag-agad. Yung talagang Hammer of Purity. Tapos pag measured ka, automatic yan. Ang problema, no, kung mahirap si Tiny, paano yung tempo ng Blacklist? Wala eh, no? Ay, no, tingnan mo, pangalawa na, lowest sa network na, mas mayaman na rin si NP and si Oracle sa kanya. Ang hirap pa naman ng recovery ng Tiny. Oo, oh, yun yung hindi mabilis makuha ng stack. Unless only yung 3 grab niya, di ba? Eh, hindi naman, sa shard pa yun eh. So, ni siya. Nahuli pa nga dito. Pero andito si Insania for the sustain needed. Ay, kumakalabog, kalabog, oh. Actually, trample lang. Ginagamit na nation dito. He got ensnared, but they have the pulverize holding out. Palos, Palos, can he save the clone? No! They have the damage. Miki suddenly showing up. Nabagyan dito yung Meepo. Eh, wala eh. Alam mo ba yun? Nagpa-farm na lang kasi si Palos. Ginulon nyo pa. Dinala nyo pa dun yung gera. Pinahamak nyo si Solap. Ito pa, nadamay pa nga naman dito si Boxy. So, si Boxy medyo malalim. Ano siyang snowball sa totoo lang? Makapag-buy time pa ito eh, oo, no? Oo, lalaban pa nga, oh. Tingnan mo, oh. Parang ang lakas pa ng loob. Oh, mabubuli pa yung dalawang hero ng Blacklist, oh no! Ano? Papatayin pa kayo ni Boxy? Seryoso ba? Ito, Avalanche available naman ulit para kay Gabi. And Ice Shard, what a play what para kay play! Boxy! Buy time na, so, wala pang nakuha. Kaya, babalik to, may tranquil siya. Inunlock na niya yung boots niya. Ito na, magkapa-regen out lang. Pero third dito, top lane, Defusal Blade finally has been shown para kay Palos. Andan naman yung damage for the Defusal. Kaso nga lang may repel, enough pa rin yung mana ni 33 para ma-dodge yung glimpse. Tsaka ang dami nilang pan-dodge nga dun sa may glimpse dito, no? Madami talaga. Diyos ko. Tuscar, anong gusto mo? Nakipag-ulitan pa rin sa babayan? Nag-i-stay pa rin siya dun eh. Actually, all half HP na siya. Kaso talagang todo, payaman na silang lahat, no? Kita mo, ultimo yung Tuscar na support. Kaya, hindi na nila mapatay-patay dito. Well, Boxy, finally, is it gonna be enough to finish? Uy, grabe naman yun. Dinala pa yung tranquil para hindi mag-cancel out. And the snowball should be there, but a final right click for Teams will make it. Natuluyan na. At least nag-level 6 na rin si Teams dito. Kanina pa si Makulit sa babate. Parang girigirian ba si Gabi? Ito, parang support lang din. No, sapakin ko kaya. Talagang binurahot sila ng Tuscar doon. Ilang minute silang nandun sa bot lane na Tuscar lang. Support, di ba? Yung pumapressure sa kanila. Oo. Kumbaga parang, alam mo yung kaysa matuloy pa na pa-showbing yung Blacklist sa baba. Mm-hmm. Ino-hold na agad dito, Scar, dito pa lang. Since lumipat si Miki dun sa may taas para matake yung top, no? Mm-hmm. Kumbaga, kahit pa paano, nagli-link lahat ng galaw nila. Wala silang iniiwan na lane, no? Alam mo yun? Kumbaga, pinatay naman nila si Tuscar. Okay, sige, namatay. Pero, gano'ng katagal? Ilang perwisyo yung nagawa bago nila napitas na yung nag-iisang post 5 na Tuscar. Naku, umaman pa, nagka-drums. Ay, ang taas pa na. Ito pa naman yung ano, yung mataas yung HP talaga, kahit wala ganang stats. Tsaka valuable sa kanya, kumbaga, di ba, tag team, sabay lahat kayo, ma-drums. Sulit na rin, no? Kahit dun sa aura. Eh, si MJC level 5 pa rin siya dito. Oh, no. Naglips naman, so aabot naman yun para hindi siya abutan dito ng primal beast. Si Boxy, kita pa rin siya dyan. May word, eh. Yules? Is that Abed? I think kay Abed yun, yung Yules Scepter. Sige, baka daw pag talaga dumating na lang yung timing, nakaka-farm pa rin naman si Palos, yun. Maganda pa rin naman yung network dito ng dalawang core para sa side ng Black. Speaking of core, that's Abed getting caught and look at the burst! Mabilisan, hindi na kailangan ng pulverize! Oo nga eh. Nagulat ako dun sa initial damage nung parang trample onslaught na yun ah. Diba? Kumanon yung buhay niya, Metro? Parang, ano yun? Ano yun? Kaya na i-burst si DP ng ganon? Kakaiba naman yung damage mo naman, Nisha. Hindi naman nag-work yung trample sa tag team, di ba? Talaga sobrang taas lang ng damage ng Primal Beast. Ay. And then yung mid lane tower pa dito, mababasag pa ata ng Liquid. Di ko sure kung meron ba silang enough defense
for Blacklist. Ito na, Fortunes and Combination with the Onslaught teams. Mabibigyan. Meripel pa nga nakasama to. Static Storm committed over to Box. It's trying to bring down the Tusk Guard. The Guardian Angel will be able to block him for the physical damage. But that against the Poop. They have the Glimpse. Working towards Trinity. Looking for the next one. Can they catch him? Spirit Siphon for the slow. Does have another Guardian Angel para kay Trinity. Can they do with the Fusil Blade? Guardian Angel activated. But the Poop damage should be enough. 3 deaths aside ng Liquid. Goods na yun. Parang kahit pa paano, nagka-opening na. Oo. Kasi nakakuha ng pera si Mipo dun. Siya yung nakinabang maigi masyado, no? At least, nice ulti coming from MJC. Yes, nahuli yes, nila yung mga support na pwedeng mang-save sa mga skills. Oo. Tsaka nagamit na lang kasi yung Ripple, di ba, sa Primal. Kaya nag-glimpse din yung Omnite. Ito, speaking palos. Of Primal, Palos getting destroyed by Nisha. He can't fight back. Andun yung Blade Mail and Pulverize. Palito. That should do it. Napagpalit yung buhay sa tower, yung tipong kakalabang nyo lang, napasobra. Napasobra si Kosa. Ito yung ano, yung last na na-cover namin yung Blacklist. Laging ganito, lagi sa tower, nanguhuli si Palos. Nanggigigil mag-click eh. Mm-hmm. Minsan kasi huwag kang papalo, masamang pumalo. Kapag huwag mo masyadong underestimate yung kalaban, pwede ka talagang patayin ng Primal Beast. And Gabi dito, who is quietly farming sa may bot lane, hinahanap pa nga ng Liquid Glimpse. Not gonna be enough para maligtas dito si Gabi. So the MJZ, kailangan na mag-TP out. Kailangan na lang iwan talaga yan. Wala na eh. O baka sign na rin kay Palos yun. Mm-hmm. Pangalan mo Palos, IGN mo Palos. Tanggalin mo lang yung S, Palo, Iwas, di ba? Parang ganun, pag-iwalayin mo lang. So tamang farm pa rin naman yung si Mickey. Boski mo, mas malakas BLR ngayon. Tatlo support nila. Sa Liquid, dalawa lang. Lamang ka nga sa mat doon. Lamang ka sa mat doon. Lugi ka doon. Tatlo yung core nila. Tatlo yung tatlo support mo. Diba? Eagles ka doon. Lugi ka sa mat doon, tol. Parang ang sinasabi mo niyan, okay. Dalawang carry lang. Kidding aside kidding nga. Aside kidding aside nga, diba? Sabi ni Shusa. Snowball. Ako po. Si Palos na naman yung naging target dito. Plus the Onslaught. Ulo, no? Chino-choke na rin nila. Pati si Palos, no? Hindi na binibigyan din ng space maka-farm. And MJZ has been found. Kinetic Field should be able to isolate the opponent. Pero aabutan pa rin siya dito ng Onslaught. The Glimpse will be there. 2 down for the side of Blacklist. Okay. Mukhang hanggang pati sa GG. Ano na to, ah? Walang-wala na talaga ang composure. Parang nazadam ako na... Ito pinapanood sa kanila, wala nang synergy, wala nang masyadong teamplay na ginagawa, hindi na sila nagpro-protectahan. Oo. Parang baka malungkot na. Malungkot na. Malungkot na yung mga Pinoy. Tinatapos na lang yung mga remaining games, ganun na lang yung nangyayari. Parang ayaw nang lumaban, emotional na. Ito ba yun? Wala eh, parang ikaw ba, pag nakita mo si Tiny ganito kahirap, kahit pabayaan mo ka tayo yan eh. Hayaan mo na yan eh. Wala na tong impact eh, no? Ganito. Oo, ay. And si Abed, hindi na rin makatempo kasi nga wala naman kayong offlane. Ayun yung sasabay sana eh, yung pwedeng kasama ni Abed. Yung Liquid, ang gulang, hinahanap na lang, hinahanap si Meepo since yun na lang yung may game. Ayun na lang eh, pamabigilan na lang yung Meepo dito, wala nang pag-asa yung Blacklist. Totoo. Pero ito, Blink Dagger kay Gabi. Might be a chance. Ito naman ah. Para Avalanche toss back blade to Alex Storm. Mickey has been caught here. Doesn't have the ultimate activated. He will fall. Onslaught BKB para kay Nisha Atos. Pero meron ba siyang BKB dito? They have the Siphon. They have the Exorcism from Abed. The Glimpse will be there. No snowballs. They've been a big pulverized over to the Meepo. Getting low. Same thing with the False Promise. Keeping Nisha alive for now. They have the sustain. They managed to bring down Meepo first. The Guardian Angel over to Nisha. The sustain is non-stop for the side of Liquid. But Nisha finally goes down and boxy. Can he run from the Exo Spirit? Maybe he can, but the average from Gabi suddenly shows up with the toss over to the Oracle. Oracle dito gonna be in trouble for dead on the side of Liquid. That is a huge fight para sa Blacklist. At least nakakuha sila doon eh. Nakinabang din si Abed. Kita mo, biglang ang yaman ni Abed dito. Kumagay lang pala eh. Dagger lang pala ni Gabi kailangan eh. Comeback na to. Pwede pa, no? Comeback na to. Kaya kung napaaga yung Blink Dagger ni Gabi, no? Siguro hindi yung ganun kalaki yung lamang ni Liquid. Masaya nangyari sa lane. Right, talaga. No question asked na yun. Kumbaga kung 0-3, 0-4 ka dun sa lane, ganito talaga yung resulta eh. Wala eh. Talagang nalugi lang talaga, no? Ayun yung problema na yung lumabol. Baka naman lumabol. Kasi kahit pa paano, may nakuha silang resources dun. Dito na mag-start yung snowball ng Blacklist. Pwede pa. Pwede bang pumuso? Manood na ba tayong Aghanims? Uy, may Aghanims na rin tayo. Mega Meepo. Ayan na, makita na yun. Ayun yung wala kanina sa teamfight, kaya namatay siya eh. At saka parang kahit paano naging tempo breaker ba niya? Kasi kung yung normal, yung defusal agarim kasi niyan, 60 to 17 minutes eh. Kaso since dalawang beses talaga siya napitas, tumagal eh. Na-delay.
So tignan natin kung sakaling kakayanin pa bang patagalin ng Blacklist yung game. And Nisha dito playing aggressively, quick pulverize against Palos Noble for the follow-up. Can he survive? Asan yung Mega Beam po activated? Not gonna be enough, I think. Mamamatay pa rin dito si Palos. Starix Storm activated on the two, catching two heroes on the side of Liquid with the toss. Come, Gabi, mabibigan dito yung toss card. They have the glimpse. Do they have the save? I don't think so. Inabot pa si Nisha dito. Sprouted, trampled, activated by the GA, protecting him from the physical damage. But they have the use, the dispel. Nisha, he got silenced by the Dead Prophet. So mamamatay din si Nisha dito. Two dead on the side of Liquid. Okay, inaalay na nila si Palos dito. Sana lang makahabol yung iba pang mga core. Dahil baka naman kayaanin ni Abed tumamaya. Pili ko hanggat walang BKB to si Muerta, pwede nilang bulihin ang bulihin. Kaya sabihin natin nandyan yung Repel, nandyan yung Fate's Edict, no? Oo. Medyo okay pa rin naman eh. Mataas naman yung damage ni Dead Prophet. Nababi, tingnan mo, 1k na lang. Ito pa, may chance pa nga, diba? 1k na lang. Kumbaga kung nagkaroon ng opening yung Blacklist, ito na yun. Kailangan ma-maintain nila tong ganito sa Blacklist. Hindi na sila pwedeng babawian ng Liquid kasi mahirap nga eh. Sobrang na-behind na sila eh. De siguro, as long as kaya naman ata nilang patayin din si Muerta. Baka naman. Wala pang BKB yung Muerta, kaya doable. Hindi rin siya mag-BKB pa. Parang umaasa siya sa Repel ng Omni-Knight. De sa bagay, dami kasing sustain ng kakampi mo eh. Parang kahit i-false promise ka, lalaban na yun, tatayo na yun eh. I-repel mo sabay pay. Di ba pag Pinates Eddy ka ngayon, pwede ka naman mag-hit? Pwede ka nang umatake. Oh. O paano pagka ginarjan Pinates Eddy ka, paano yun? Wala. Pag naka-first level ka, Pinates Eddy ka nga, wala na eh. Di ba? Di ba parang walang dadamage yung mamaya? At least kasi yung Fates Edict compared sa BKB, 100% yung magic resistance ng Fates Edict. Yung BKB, hindi eh. At least may debuff, ano ka, kumbaga talagang hindi ka pwedeng dispelan, hindi ka manormal. Oh, diba? Lahat talaga. Pasok na pasok. But let's see kung ganun ba yung magaganap dito mamaya. Eh, may GA pa eh, yun yung anti-physical eh. Ang dami, madami pa rin naman kasi talagang sustain na sagot dito yung Liquid. So. Pero parang biglang hindi na-afford magka-misstep pa nitong Liquid. Kasi hindi na. Hindi rin biro to ah, DP Meepo yan ah. Once magkaroon ka ng sobrang crucial na mistake, malapit sa tower nyo. Diret-diret yun. So far, hindi pa natin take advantage kasi ng Blacklist yung Exo na teamfight tas malapit sa objective, di ba? Puro sa base pa nila eh. Kaya wala pa tayong nakikitang ganong dire-diretso sa side ng Blacklist. Pero ito, Roshan, mukhang gustong ma-secure ng Liquid 21 minutes. Eto ah, ito na naman tayo sa Roshan. Kukontest mo ba pag Blacklist? Parang papunta eh. Okay. Hindi na, binigay na. Okay na. Binigay na. Pwede na. Makakahinga tayo sa Roshan. Ate ka. Nag-under ako dito, no? Oo. Hindi, okay lang. 23. Yung second ages, kung sino man makakuha. Pwede pa rin matadiretso, no? Pwede pa rin matadiretso. Pasok pa yan. Pasok pa sa under yan. Minsan doon mo titignan eh, kung sino yung makakuha ng second Roshan eh. O, nakasmoke yung Blacklist. Eto na. Tignan natin. Blacklist. Pwede ba nalang ma-surprise yung Liquid dito? Kasi parang timing na rin ni Miki. Hang on, Miki dito. Speaking of, they have the Zatic Storm! Nahuli si Miki together with Boxy and Dance Tuskar dead. Quick buyback immediately para sa Tuskar Guardian Angel. Repel activated for Miki and appears to fail. Can he turn the fight around? Taking down the Death Prophet. That's a huge kill. Secured for the side of Liquid. Palos running away. Meron ba siyang blink? I don't think so. Palos dito and Seer catching off Miki. But there goes the quick fortune's end para sa basic dispel. And Palos will fall 3 down sa side of Blacklist. Ayun lang. Hindi ko alam. Parang binigay natin yung Aegis tapos nalaban tayo. Oo, medyo weird na call para sa side ng Blacklist. Well, teams, looking to escape. Wala naman disabled din sa 30. Tumangarin na tayo pwedeng din sa pool na yun ah. Parang pwede nyo mapatay eh. Oo, mapapahalo na pa eh. No? May shirt siya eh. Tinadelay siya. Ako, biglang aangat na to. Yun na ba? Yung mangyayari bigla? Feeling ko. Nag-fortification naman na dito yung Blacklist. Pag kasi may Dragon Lance to, hindi abot ng tower to si Muerte eh, di ba? Hindi siya abot. Parang medyo lina siya na nakapight. Ganun yung dating. Yun yung maganda sa ibang range hero eh, na sulit i-Dragon Lance. Ang daling to make ng tower. Eh, syempre, ano naman ito eh. Kumbaga damage dealer din naman siya. Siya yung int na may physical attack eh. Na talagang right, na decent yung right click. Pero to 33, magiging target choice ng Blacklist. Naganda. Naunaan ng silence na wala ng skill for 33. And quick pick-off lang naman. Pero manlalaban si Nisha. Meron ba siya teammate dito? Actually, honest win na rin yung kakampi ni Nisha. Top lane. Has the observer reward. Kitang-kita nila dito yung Death Prophet. Pero Miki still sticking on the mid lane. Mag-isa lang siya. Ang tapang ni Miki dito now is getting caught by the glimpse. Kasi. Static Storm. Ginamit pa nga Avalanche. Look at the damage. Is it going to be enough? The forced up. The Hurricane Pike play for Miki will be able to keep himself safe. And there goes the Snowball. Coming in. Sustained para kay Insania. Ayaw nila sayangan yung Aegis. Even yung Lane of Destiny will be committed. And Boxy dropping low.
needs to go back, will fall instead. 70 seconds out, malaki boss si Tai Bakto. There goes the Avalanche over to the backline, cost the Insania. Mickey pops the Pierce the Veil, trying to turn this fight around. Can he bring down Palos? The damage is way too strong for the Palos. One more record should do it, but he'll live. Inches ito, down, walang Pierce the Veil. Si Mickey and versus teammate Nisha is too far to take the fight. Mickey might go down. Nisha, are you sure? Kala ko, itutuloy pa ni Nisha eh. Teka, nag-audition pa yung Liquid ah. It's already, nakapuha na nga pick-up. Pero malaki pa rin yun para sa side ng Blacklist. Parang kaya na naman ah. Biglang na-hold yung Aegis, yung mayaman pa rin si Abed. Okay, nag-throw-throw pa yung Liquid. Pwede pa, pwede pa. Pwede pa. Ang labo eh, lumalaban mag-isa si Mickey sa gitna. Alam niya papunta sa taas yung teammate yung niya, no? Yung dalawang eh, support, naglalakad papunta kay Primal sa may taas. Mm-hmm. Okay, tumatanong pa yung Liquid. Okay, may chance pa. And ito, ito yung maganda. Pal 18 na yung death profit. Totoo. Yan yung level 3 na Exo, di ba? Plus 8 na naman yan. Medyo malakas-lakas na yung damage. Ko, kapag ganito yung nagiging build ng DP, yung naka Yules, Sanskaya, BKB. Pag nagka-octa rin ka dyan, medyo dodge ka rin. Oo, sobrang ganda na yan para sa Death Prophet. Yung nakarang kasi may nakita kami yung DP, yung naka-shiba nga, pero walang HP, wala rin Yules, walang pambuhay sa sarili. Wala eh. Kumbaga yung Yules, ayun yung pang-sinet niyang item eh. Like, masipon mo dalawang hero, makapag-Yules. Yules ka, di ba? Easy ano na yun, sustain na, matik na yun. Pag landing mo, full HP ka na nun eh. Mm-hmm. Pero let's see, tingnan natin. Mukha namang kahit papano, in favored pa rin naman ata ng Liquid dahil sa mga tower na nabasag nila, no? Yeah, hindi pa naman sila nag-teamfight as a 5 yung Liquid. Si Palos. Ay, ang bilis ng burst damage dun. Kung isolated yung Liquid, kaya ng Blacklist eh. Ayun lang yung nakita natin so far. And kaso namamatay din sila eh. Napatay nila dito yung Tuskar, ha? Kaso nga lang, bigger kill pa rin para sa Liquid. Tsaka kahit paano, naghihirap si Tuskar, no? Kanina kasi nga mo lang ni Gabi to, pero dahil nga sa mga execution na nagagawa ni Gabi dito, nakahabol naman siya ng resources ba? Mm-hmm. Kumbaga, nag-payoff pa rin naman. Lalo na nag-start na mag-blink dagger si Gabi. Nag-start naman na recovery nung Tiny dito. Pero tier 2 top tower, ginamit yung fortification. So wala nang, hindi mag-refresh to. Okay, kaso parang pabasag pa rin to. Mm-hmm. Alam mo naman yan, buwerta yan. Gusto niya makatake. Uy, nagkakitaan. Pero walang pansinan. Wala rin ng palo pata si ano doon, si Palos. Ay, si Gabi. Si Gabi. Masyado malayo eh. Kung NP lang din yung pupunta, malabo din mapatay yung Omnidate. Yung problema lang nila, parang hindi sila masyadong naka-abante, no? Mm-hmm. Yun lang yung cause. Kasi nga, parang pag umatake ka rin sa side ng Liquid, baka maglima na sila magsama-sama. Nakita naman na nila, na-try na nilang lumaban ba ng teamfight na 5v5? Mahirap, no? Alamang yung Liquid, eh. Kumbaga, kung titake ka ng 5v5 na teamfight, make sure na makokontrol mo yung taga-save, yung Oracle, yung Omnite. Kung maunahan siguro yun, basta makuha mo si, kahit si Oracle lang. Oo, yun, diba? Once ma-burst na yan, parang feeling ko looking good naman dito yung Blacklist. Yung talaga yung goal nila dito. Hindi pwedeng yung basta-basta, yung merta lang yung gawin nila. Kasi Repel Guardian, wala na agad, eh. Pero hindi naman sumasama pa to. Parang tama ka naman. Kailangan talaga na magka-BKB pa muna nila dahil nagiging problema nila yung mga silence eh. Silence ni Abed, yung Disruptor. Eh, nagpahuli si MJZ. Ako po, napulverize pa nga. Pero quick glimpse lang naman kay MJZ. Notice naunahan niya pa, no? Naunahan pa mag-react. Kung sakaling nauna yung pulverize dun, wala na. Pero something ko to. Kita ko nagkakanta lahat yung Blacklist dito. Si Boxy na naman. Madadamay dito sa may bot lane. Same area kung saan siya namatay kanina. Yun lang. Okay, mukhang bawi-bawi pa to ha. Okay, pagka si Meepo dito nakabuo pa ng Iskadi Hex. Oh, pwede pa yan. Feeling ko kayang-kaya nila ng late game man pa to. Oh, laking bagay ng Hex sa game na to. No? Kasi baunahan to eh, sa Blacklist eh. Hindi naman na iba yung DP eh. Mayaman naman dito si Abed eh. So, ibig sabihin, nandiyan yung damage kung gusto nila. Ang matindi, si Gabi humahabol sa network and si Teams umaalagwa din. Oo, yung Nature's Prophet. Ito pwedeng Orchid Carrier, di ba? Na pwedeng mag-snipe dun sa Oracle. And now, speaking of Oracle, wala ba siya dito para sa save? Well, Primal Beast going towards Gabi. Pulverize and mabilis ang burst lang para kay 30. Exo, inactivate niya ba dito? So, manlalaba ba yung Blacklist? That is a question. There goes BK. The calling has been dropped. A quick burst over to the Disruptor. Mabubuhay pa rin naman yung Death Prophet. Pero ang sama nung ganun, no? Yung Exo tapos uwi. Out? Parang katulad nung Chrono. Oo, yung Chrono. Yung Chrono mo tumakbo. So opening to sa Liquid, walang EXO. Ayun yung sinasabi ko sa iyo. Kaya mahirap bumaba. Once gawin niyo 'yon, tas mahuli kayo doon, makikita niyo mas marami yung Liquid sa inyo. Eventually mamamatay kayo eh. Tingnan mo kanina pang plato na game natin. At least mabilis sila mabuhay. Low level eh. Ayun yung parang bright side dito. Yun na lang, sa bright side. Huwag tayong negative.
Mababuhay namin na agad si Gabi. Problema nila dito, wala silang fortification ginamit sa tier 2 top kanina eh. Grabe, so, mabilisan to. Salamat Blacklist, baka uwi na ako sa probinsya para magtago sa mga inutangan. Uy, 40? Ano ba to? Toss back play inaasahan natin dito? Pwede, pwedeng ganun yung mangyari. Maunahan nila to si Muerta na wala namang BKB to. Kaso, the calling! Oh god, ganun timing ka. Brazil Storm will be there catching off 3. But he had the pulverized. They had the damage. The onslaught play. Taking out 3 on the side of Black. His base to fail. Look at it. Mickey zoning out Abed at this point. Abed. No option. Nakita mo yung binato sa kanya doon? Pagka before siya pumasok, nakapag-pulse of bail kasi sa may guardian. Oh. Sabi, lahat ng bab binigay kay Muerta. Wala eh, walang magawa eh. May damage yun eh, naka-pierce of bail eh. Yeah, so teams, nadamay pa dito, nahabol na third three, so that's four down. Okay na, pwede na recall! Under! Under. Ah, eto na yun. Pwede na recall! Under! Diyos ko. Marami. Ang hirap na. I mean, ano na nagka-BKB na yung Omni Knight. Kahit sinong targetin nila, parang eventually marerepel na yung Omni Knight. May masasave na talaga siya. Sobrang hirap ng Dota ngayon para sa Blacklist. Ay, ewan ko, si Abed nga, solo pub na lang dun eh. Pahala kayo dyan. Pahala kayo. Wala naman akong exo. Pahala kayo dyan. Binasag lang ni Mickey dito yung third tower. And next thing is yung set of frags sa may bot lane. Kapaga, sa bagay, ano nga naman gagawin niya dyan? Patay yung apat mong kakampi, mag-isa ka, di ba? At least binapa-farm siya, di ba? Oo, yun na lang. Dun. Kaso dalawang set of frags nga agad to, Polly. Mm-hmm. And eto na yun, hindi ka na nga makababa. Nabasagan pa kayo ng frags. Talaga naman. Na, wala nang labasan to. Ang hirap na. Tignan mo yan, ito ni Merto. Magwawalis na yan. Diyos ko, naka-moon shard na din. Ay, actually, nakuha na rin niya yung shard upgrade. Kasi bagay, parang hindi mo nga naman kailangan ng BKB. Kung may mga ganito ka naman kakampi. False Promise, Repel Guardian. Oh. Importante, makapag-pop ka lang ng Pierce the Veil. Then, ayun na. Eventually, mamamatay na yan. Kahit sabihin mo na kami gamipo yan, baka mamaya mga 4 hits, 5 hits lang yan. Oo, sobrang taas ng damage nito. Yung kinagandahan ng Merta, no? Kasi magical damage eh, yung Pierce the Veil. I-split pa naman sila, kaso nga lang, yun na, ano ba si Roshan, napa 9 minutes pa. Napa-aga. Ay, ito na yung pwedeng tumapos sa Blacklist, di ba? Yung second Rosh, Aegis. Ba, alam ko na mangyayari dito. Ma-hold ang Blacklist yan, talo pa tayo mag-order. Ah, yun. Parang hirap eh. Ako iniisip ko paano manalo yung teamfight ng Blacklist. Ah, lumaban sila kanina na wala silang EXO. Kasi nga, nagamit yung EXO na pa-TP out, di ba? So baka naman pag-kompleto rin sila, nagsabay-sabay, alam mo yun, yung... At least magkasining ba yung teamfight man lang? Mm-hmm. Available man lahat, di ba? Ayun naman yun para sa Black. Sige natin, kung kakayanin pa ba, lalo na may Aegis pa nga dito yung Merta ni Yamiki. Eto na, nagsiset up na silang makapunta lahat sa top. Since ito na lang yung nag-iisang lane, nahuli pa si MJC. Okay, nakapag-glimpse pa rin naman. Okay, nakapangulit pa. Boy na siya dyan. Hindi naman na pa finorse at inisya yung BKB niya para lang din sa Disruptor. Mabilis lang din mag-respond eh. Kontinuloy, no? Patay na siya. Mm-hmm. Kaso ito na nga, pumipeso na sila dito. May gusto ka pa rin bilhin, Mike? Moon shard? Ano? Isa pang moon shard? Ewan ko, umikot-ikot siyang ganun sa punuan eh. Kakainin pa niya yung moon shard, tapos bilhin ng hyperstone. Hindi, nakita ako dun sa slot niya. Parang, oo nga, moon shard niya naman. Double moon shard mo na lang yan. Okay, bilhin mo na bloodstone yan. Hindi na mamatay yan. Ang taas ng spell lifestyle lalo na ito. Kasi kasi mag-satanic ka dyan, masulit yun eh. Oo, kasi yung Pierce the Veil, walang kwenta sa satanic eh. Dati nakikita ko yung parang dinadagdag na item yung after ng BKB naka Blood Thorn dahil nga napunta naman na dyan yung attack speed din, may hyperstone din yun eh. Oh, yung maganda sa 100 attack speed din yun eh. So let's see, ito na nga, aangat na sila. Abed, nandito sa likod, nakapreso din si MJC. Baka naman nakagrims na to si MJC. Ay, na-break, nakita pa nga si MJC. So may idea dito yung Liquid. And now the Shiva's Guard activated. Quick glimpse lang naman over to Nisha. But it's okay. Over to the backline, there goes the Insania. But now the refill with the Guardian Angel Force Promise activated. Palos, you're the one who's out position. With the Prince ability activated from Mikita, the damage is too much. Palos goes down for 17. No buyback para sa Meepo. Exo kinamit na rin ni Abed. So ano nang gagawin dito ng Liquid at ng Blacklist? I-call na nila yan para manalo tayo. Pwede nang isuko to. The RNG has been called. That is it. Thank you, Bed. Maraming salamat sa Under. Hindi mo na kami pinahirapan. Kidding a joke. Kidding a joke. Kidding a joke. Kidding a joke. Ganun yung nangyari. Wala na talagang composure. Wala. Kahit gusto kong ipagtanggol yung Blacklist, kaso kung sa nakikita natin, masyado nang matamlay at malungkot yung laro nito. And sana naman dun sa gaming, medyo matauhan pa eh. Ilaban pa nila eh. Sa napapansin ko kasi, wala na eh, parang
simula pa lang or yung mid game pa lang, suko na eh. Malungkot na agad eh, no? Kumbaga kahit anong drop siguro nito, kahit maganda yung drop, malungkot pa rin maglaro, no? Oo, matamlay na eh, matamlay na yung laro. Sirang-sira na, wala nang composure, wala nang timing, wala nang masyadong team play. Wala okay, talaga. Ipahinga na, baka niisip na nito, uwi na tayo, yun na. Baka mm-hmm. ganun, baka malungkot na yung mga Pinoy. Hindi na nilalaban, hindi na pinupuso. Sinong player of the game? And si Boxy, interesting. De, parang deserve nyo nung early. Maganda medyo yung, kumulit-kulit lang siya ng mga nagka-teamfight no? Na, na-dieback-dieback na siya, ganun na yung nangyayari. Sabagay, sabagay. Kaya nagkaroon siya ng deaths dito. Pero yung early talaga, kitang-kita mo naman yung effectivity niya. Deserve naman niya. Oo, yung Taskar. Hirap pumuso sa inyo. Uy, ganun pumupuso talaga. Ka pa kasi eh. Pumupuso ka pa kasi. Mahirap talaga. Kala na, pagdating din sa mga mid-game. Okay, safe tayo mag-tiktok ng 12. Panalo na agad yung unang series pa lang. And guys, ito nga pala yung stream schedule natin, yung mga susunod-sunod pang laban. Mamaya, pagbalik namin, meron pang Aurora in extreme. Ito yung maganda. Ako, ito yung gusto kong game ngayong araw. Parehong importante sa magkabilang team, yung series na to. Ang problema lang kasi dito, pwede ko sana sabihin na yung Aurora kasi 1-1 Lords to eh. Yung extreme, 1-1 Lords din sana, kaso naka 2-0 kagabi. Ah, yun. So baka 2-0. Madamay pa si Aurora. Kasi kung matu-2-0 ni extreme si Aurora, pwede pa silang, sure top 2 na ata top sila. Top 2. Sure top 2 na. Nanalo na yung Liquid dito sa Blacklist eh. Ano bang pinandalik mo dito sa Nostra? Draw ko dyan eh. Draw? Bakalay mo naman, draw tayo dito talaga. Draw yun. Hindi kasi ka-draw Lords yung Aurora eh. Lagi nakaka-1-1 eh. Oh, yung extreme naman, parang bigla-bigla public ng kakaiba, di ba? Oo, ganun din. 1-1 din naman yan eh. Naka-chamba lang talaga ng 2-0 kagabi yan. Pwede, pwede yung draw, pwede yung draw. So, yan na nga guys. So, mamaya abangan nyo. Pwede pa natin makita yung Liquipedia. Nagpatingin nga ako. Tingnan natin kung ano yung nangyari dun sa ano. At least may changes na to eh. Baka may Liquipedia ka dyan. Ipakita lang natin. Silip lang tayo saglit before tayo mag-break. Mm-hmm. Para makita natin yung standing kung ano ba yung kailangan maipanalo dito, ng, lalo na itong second series. Kasi naghahabulan ito eh, para sa lower or upper bracket. Hindi ako, nagbubuna ako agad. Alam ko na, wala nang pag-asa eh. Doon sa taas mo lang konti, yung sa bracket. Bracket lang, iyon. So, eto nga, di ba, yung Aurora. Pareho sila ng extreme 7-5. Wala na, secured na yung Liquid eh. Kung sakaling natalo pa sila, na 2-0 sila, medyo mahirap. Pag nag-1-1 sila ng extreme, at least 8-6 din sila. So, magkaka-tiebreaker sila sa Tundra. Ang matindi, yung Gamin, pwede rin mag 8-6. Mm-hmm. Pag na 2-0 ni Gamin yung blacklist, na hindi malabo. Bad trip yung bet boom-boom sa kanila. Kasi yung bet boom delikado, yung bet boom delikado. 5-7 eh, kumbaga kahit sino mga 2-0 dyan, magiging 7 points ka lang. Eh, yung black, yung Gamin, pag nanalo, magiging 8-6. Ngayon, siguro, ang magandang mangyari, may mag 2-0 na lang sa Aurora Extreme. Oo, wala tayong tiebreakers dun sa upper bracket. So, secured na agad yung top 2 ng Aurora or Extreme kung sakaling sino man maka 2-0 sa kanila. Sabi natin, mag 2-0 ni Aurora si Extreme or mag 2-0 ni Extreme si Aurora. Baka naman, mag-iba. Sa Group A, eto, hindi ko masyado napansin tayo sa Group A. Hindi, ito yung Palcocure na yan eh. Wala na, pasok na talaga to. Upper ang bracket. Ang inaabangan na lang dyan yung sa laro ng Quest, no? Ayan, no? May... Dalawang laro yung Azure ngayon, tama? Ay, sa Quest tuloy. Itong sa may Azure pala. Kasi pwedeng humabol din to. And tingnan mo yung sabay-sabay na entity G2 and OG. Mm-hmm. Parang pwede pang pumuso. Wag lang atang magkaka-points din yung... Patuto nga sa entity. Nako, kalaban nila yung G2, no? So, kung magwa-1-1 sila parehas... 7 points sila. Naku, parang triple tiebreaker pa. Pwede, dito. Pwede pa ng tiebreaker, no? Oo. Dikit-dikit. Pag na 2-0, medyo secure ka na. Kahit pa paano, 8-6 ka din. Mm-hmm. Yung Azure, malaki yung chance, ha, na mag-upper. Oo. Di ba, tas na yan, 7 3-2 pa lang sila, eh. Tapos ka mo, dalawa pa yung laro nilang yung araw. Ayun nga, eh, diba? Makalaro pa nila yung Spirit, nalaglag na. Yung OG din, ng makalaro nila. Kahit 1-1 lang pareho yung series ng Azure, pasok sila, eh. Upper bracket sila. Yung OG naman, AR, pati, ano pang kalaro nila? Isa na lang ata to, no? Ah, dalawa pa. Patutok dyan sa OG dyan. Sa OG. Ah, madami pa nilaro yung OG. 5-5 pa lang sila eh. Sino yung isa nilang kalaro? Heroics tsaka Azure Ray. Okay. Ah, kumaga yung Heroic, may preview pa, no? Mm-hmm. Parang pwede pa nga. Pwede pa umabal tong OG. Pag natusiro mo yung Heroic, tapos nang labang ka sa ER, oh, laglagan pa yan ah. Pwede. Oh, natalo pa yung ER ng Spirit ng isang game. Ay, yun lang. Simulan na pala. Ah, kanina. Oo nga, first series pala to. Diyos ko. Pa-2-0 pa ata yung Spirit versus Azure. Pag nandamay pa itong 2 ng Spirit, no? Tino-0 pa yung AR, may hirapan pa yung AR, bigla makasecure ng upper. So, yun nga guys. So, abangan nyo kami mamaya sa aming pagbabalik dun sa second series na Aurora versus Extreme. Extreme. Yan, maganda yan. May hit na laban to. Taga, magpa-load na kaya ako.